Marshall Peak, Kabanata 3577. Nagalit, bumukas ang makapal na pinto ng mainhall, at lumabas si Yang Kai. Tatlong pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa labas ng pinto. Sila ay Black Lotus, White Lotus, at Baiya. Nang makita si Yang Kai, hindi napigilan ni Baiya na mapabuntong hininga. Ang pagtitig ng dalawang half-saint na kambal sa lugar na ito ay talagang nakaka-stress. Bahagyang tumango si Yang Kai sa Black Lotus at White Lotus at sinabing, "Salamat sa iyong pagsusumikap, aalis muna ako." Lumapit si Black Lotus at sinabing, "Master, mayroon ka pa bang ibang mga utos?" Ngumiti si Yang Kai at sinabi, "Pupunta sa pag-iisa si Senior. Wala akong ibang utos." Tumango si Black Lotus at hindi na nagsalita pa. Pinanood niyang umalis si Yang Kai at Baiya. Pagkatapos umalis sa 100 Spirit Continent, ipinatawag niya ang 500,000 Proud Snow Ice Guards at tinawag ang Wind. Si Yang Kai ay sumakay sa kanyang kabayo at sinabi kay Baiya, "Brother Baiya, ikaw at ako ay mauuna. Ang Proud Snow Ice Guards ay babalik sa kanilang sarili." Tumango si Baiya at may sinabi sa 5 Proud Snow Ice Guards. Pagkatapos, siya at si Yang Kai ay sumugod sa malapit na Realm Gate. Sa kalagitnaan, nagtanong si Yang Kai, "Brother Baiya, aling kontinente sa teritoryo ni Saint Master Bailey mo ang walang half-saint?" Hindi alam ni Baiya kung bakit niya ito tinanong, ngunit hindi ito lihim. Nag-isip siya sandali at casual na nagsabi ng isang listahan ng mga kontinente. Bagamat kontrolado ni Bailey mo ang 12-12 ng mga kontinente, hindi lahat ng mga ito ay may master. Mayroon lamang siyang 12 ng half-saint subordinate, wala pang 20 sa kabuuan. Isang half-saint ang namamahala sa isang kontinente, at higit sa kalahati ng mga kontinente ay nasa ilalim ng pamamahala ng high-ranked Demon King, tulad ng sitwasyon ng Cloud Shadow Continent. Kung gayon, pumunta tayo sa Sky Marshall Continent. Si Yang Kai ay random na pumili ng isa. Bagamat hindi niya alam kung bakit gustong pumunta ni Yang Kai sa Sky Marshall Continent, nababahala pa rin si Baiya. May pakiramdam siya na ang paglalakbay ni Yang Kai sa Sky Marshall Continent ay hindi magandang bagay. Kasabay nito, sa Small Sealed World, si Chang Tian ay nakatayo sa tuktok ng bundok, nakatingin sa malayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Isang low-ranked Demon King ang nakatayo sa likuran niya, nanginginig. Mayat-mayay tumangala siya sa likod ni Chang Tian, punong-puno ng pawis ang kanyang noo. Ang low-ranked Demon King na ito ay walang iba kundi si Wolun ay natural na ang tanging residente ng teritoryo. Sa simula, lubos siyang natuwa nang makita ang isang taong kapareho ng lahi sa mapahamak na lugar na ito. Gayunpaman, nang malaman niya ang pagkakakilanlan ng taong nasa harapan niya, bigla niyang naramdaman na naglalakad siya sa manipis na yelo. Siya ang master ng 100 Spirit Continent, isang pag-iral na maihahambing sa Demon Saint. Alam ng lahat sa Demon Region ang pangalan ni Chang Tian. Ay! Nahihilo si Wolun, isang hamak na walang tao ang biglang nakatagpo ng pinakamalakas na pag-iral sa mundo. Walang sino man ang maaaring manatiling kalmado. Ang pinakahindi komportable kay Wolun ay ang master na ito ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw simula noong dumating siya. Hindi man lang siya ng ahas na huminga ng malakas. Nang siya ay hindi mapalagay, biglang nagtanong si Chang Tian. Gaano katagal siya nagsimulang muli? Pagkatapos ng kanyang tinig, sumagot kaagad si Lun. Sa hindi pagsisinungaling kay Master, ang munting ito ay mahigit isang taon na rito. Ano ang hitsura ng lugar na ito noong una kang pumunta rito? Tanong muli ni Chang Tian. Sinabi ni Wolun, hindi ito gaanong naiiba sa nakikita ni Master ngayon. Kaya lang, ang world energy at world principles sa lugar na ito ay hindi kasing ganda ng mga ito ngayon. Maging ang ating teritoryo ay lumawak ng maraming beses sa nakalipas na taon. Bakit may mga pagbabago? Hindi alam ng batang ito. Pinunasan ni Wolun ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang munting ito ay nahuli at ikinulong dito. Isang araw, pagkatapos ng 2 buwan, isang malaking bitek ang biglang lumitaw sa kalangitan. Pagkatapos, maraming world fragment ang sumugod mula sa bitek. Natunaw ang mga fragment na iyon bago sila bumagsak sa lupa. Parang natunaw sila ng mundo. Natunaw. Tumaas ang isang kilay ni Chang Tian. Oo, parang kung paano tayo kumakain sa Demon Race. Sobrang bilis lang ng digestion. Habang natutunaw ang world fragments, unti-unting naganap ang mga pagbabago sa mundong ito. Maingat na tiningnan ni Wolun ang likod ni Chang Tian. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba kay Chang Tian ang tungkol sa kanyang ani o hindi. Noong unang nagbago ang mundo, nakapulot siya ng maraming magagandang bagay. Kinuha pa niya ang singsing sa espasyo ng half-saint. Hindi niya alam kung may kinalaman sa mga bagay na iyon ang hitsura ni Chang Tian dito. Ngunit, paano kung gusto ni Chang Tian na bawiin ang mga bagay na iyon kung magsalita siya tungkol dito?
Iyon ay isang bagay na hindi niya makukuha kahit sa isang daang buhay. Tulad ng kanyang pag-aalala tungkol sa kanyang mga pakinabang at pagkalugi, sinabi ni Chang Tian. Ano ang hitsura ng Ditek sa langit? Ano ang mga world fragment? Sabihin mo sa akin ang detalyado. Napalunok si Wu Lu ng laway at nagmamadaling ikinwento ang lahat ng nakita niya sa nakalipas na taon. Walang reaksyon si Chang Tian at nakinig lang siya, dahilan para magulo ang puso ni Wu Lun. Natatakot siya na baka may masabi siyang mali at mapatay siya ng dakilang tao na ito sa harap niya. Gayunpaman, bahagyang naaliw siya sa binanggit ni Saint Chang Tian. Hindi malapit ang lugar sa 100 Spirit Continent. Gayunpaman, matapos iwanan ang 500,000 Proud Snow Ice Guards, naroon lang si Nayangkai at Baiya. Natural na mas mabilis ang kanilang takbo kaysa dati. Ilang araw lang, nakarating silang dalawa sa Sky Marshal Continent. Tumigil si Yangkai nang sumugod siya mula sa Realm Gate. Lumingon si Baiya para mapatingin sa kanya si Yangkai, bakit mo siya nilinggan ni Yangkai? May kakilala ka ba dito? Wala, umiling si Yangkai. Ngunit kailangan ko ang kontinenteng ito. Kailangan mo ang kontinenteng ito. Kumunat ang noon ni Baiya. Brother Baiya, mangyaring huwag maiinip. Ano man ang makita mo mamaya, mangyaring huwag masyadong mabigla. Ngumiti sa kanya si Yangkai. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Baiya. Hindi sumagot si Yangkai. Pinisil niya lang ang kamay niya at biglang may lumabas na perlas sa palad niya. Pagkatapos, inihagis niya ang perlas sa hangin at gumawa ng selyo gamit ang dalawang kamay. Tinuro niya ang perlas, isang sinag ng malalim na liwanag ang bumaril at tumama sa butil. Sa sumunod na sandali, biglang natakpan ang liwanag sa kalangitan at isang malaking anino ang tumakip sa lupa. Tumangala si Baiya at hindi maiwasang mapapanganga. Sa kalangitan, lumitaw ang isang kakaibang nilalang na may bilog na katawan at malapad na buntot. Mukha itong matabang isda, ang nilalang ay libu-libong kilometro ang haba at ang anino na ibinalot nito sa lupa ay libu-libong kilometro. Sa sandaling lumitaw ang nilalang, lumitaw at nawala ang mga special na bitek. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni Baiya na nanginginig ang espasyo sa paligid ng kontinente. Ang mga layer ng malinaw na spatial ripples ay kumalat sa lahat ng direksyon kung saan ang malaking nilalang ang sentro ng lindol. Saan man dumaan ang hindi nakikitang mga alon, hindi mabilang na maliliit na bitek ang lumitaw. Sa ilang kadahilanan, sa sandaling iyon, naramdaman ni Baiya na parang sisibog na ang buong Sky Marshal Continent. Rolling. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita si Baiya ng gamulong. Noong nakaraang taon, sinusundan niya si Yangkai at dinala ni Yangkai sa nawawalang kontinente. Nakita niyang nilamon ng mga gumugulong ang mga pira-piraso ng kontinente gamit ang sarili niyang mga mata. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay nasa nawawalang kontinente. Nasira ang mga kontinenteng iyon at walang buhay na nilalang ang nakaligtas. Kaya naman kahit nabigla siya ay hindi niya akalain na may mali dito. Inisip niya lang na sayang iyon. Gayunpaman, ito ang Sky Marshal Continent. Buo pa rin ang kontinenteng ito at may daan-daang milyong buhay na nilalang na naninirahan doon. Nais itong lumunin ni Yangkai. Baliw siya. Brother Yang, anong ibig mong sabihin? Biglang lumingon si Baiya at malamig na tumingin kay Yangkai. Itinago ang kanyang layunin sa pagpatay. Si Yangkai ay kumilos na parang wala siyang nararamdaman. Nakasakay pa rin siya kay Zuifang. Ngumiti siya at sinabi, Brother Baiya, nagpadala ka na ba ng mensahe sa Saint Master tungkol sa pagpunta natin sa Sky Marshal Continent? Sa daan, ang ilan sa maliliit na pakulo ni Baiya ay hindi maitago kay Yangkai. Sa nakalipas na kalahating taon, nakipag-ugnayan si Baiya kay Bailey Mo. Gayunpaman, nagkunwaring hindi alam ni Yangkai ang tungkol dito. Sa bagay, sa kanyang plano, si Bailey Mo ang pangalawang taong nakaalam ng kanyang plano pagkatapos ni Chang Tian. Hiniling niya kay Baiya na ipaalam ng maaga kay Bailey Mo para hindi na niya kailangang magpaliwanag sa kanya. Malamig na sinabi ni Baiya, papunta na ang Saint Master. Brother Yang, mangyaring huwag magkamali. Sinabi ni Yangkai. Mabuti yan. Gusto ko siyang makausap ng harapan. Natigilan si Baiya. Hindi niya inasahan na wala ring pakialam si Yangkai kay Bailey Mo. Gayunpaman, kritikal ang kasalukuyang sitwasyon. Kung talagang hahayaan niya itong gawin, mawawala ang Sky Marshal Continent sa loob ng ilang araw. Ang tanging taong makakapidyo sa kanya ngayon ay ang kanyang sarili. Kahit na alam niya na si Zuifeng ay hindi dapat ipagwalang bahala, malamig pa rin ang sinabi ni Baiya. Brother Yang, mangyaring tumigil. Kung hindi, huwag mo akong sisihin na hindi ko naaalala ang dati nating pagkakaibigan. Dahan daw ang umiling si Yangkai at sinabing, dahil nagsimula na ako, hindi na ako makakapidyal ngayon. Brother Baiya, bakit hindi mo tanungin muli ang Saint Master at tingnan kung ano ang kanyang saloobin? Solemn na ang mukha ni Baiya.
Tumingin siya kay Zuifeng na nasa ilalim ng pandiyan ni Yang Kai. Bakas sa mukha niya ang takot. Mabilis siyang kumuha ng isang bagay para makipag-ugnayan kay Bailey Mo at ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Habang nakikipag-usap siya kay Bailey Mo, ibinuka na ni Rowling ang bibig nito ng malapad upang lamunin ang langit at lupa, at isinobsob ang ulo nito pababa. Tahimik, lahat ng nasa landas ng Rolling Stone ay naging kawalan. Kahit sa ilalim ng tingin ni Baiya, ang isang lungsod sa hindi kalayuan ay direktang nilamon ng Rolling Stone. Wala sa milyon-milyong demon rays na naninirahan sa lungsod ang nakatakas. Biglang naging mabangis ang mukha ni Baiya. Nang malapit na siyang kumilos ng walang ingat, sumagot si Bailey Mo. Nang makita ang mensahe ng Saint Master, muling natigilan si Baiya. Galit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, malapit nang dumating ang Saint Master. Sana ay maging napakatahimik pa rin ni Brother Yang sa panahong iyon. Nagkibit-balikat si Yang Kai nang walang pakialam. Kasabay nito, sa small sealed world, gulat na sumigaw si Wowlun sa tuktok ng isang bundok. Master, ang bitik na iyon. Ang bitik na iyon. Sa tuwing lumilitaw ang bitik na iyon sa kalangitan, ang mga pira-piraso ng mainland ay lalamunan. Hindi na niya kailangan paalalahanan dahil napansin na ito ni Chang Tian. Bahagyang ipinikit ni Chang Tian ang kanyang mga mata at tumingin sa malaking bitik na may pananabik. Pagkaraan ng ilang sandali, tulad ng sinabi ni Wowlun, ang mga fragment ng mainland ay nilamon. Na parang kinukumpirma ang kanyang mga salita, tuwang-tuwa na sumigaw si Wowlun. Tingnan mo, Master, tama ako. Pagkatapos na lumunin ang mga pira-pirasong ito, sila ay matutunaw kaagad at walang maiiwan. Marshall Peak, Kabanata 3578. Isang galit na Bailey Mo. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Wowlun, ang fragment na nilamon ay nagsimulang matuno ng mabilis, na parabang ito ay talagang tinutunaw ng mundong ito. Sa isang kisap mata, ang malaking fragment ay lumiit ng husto, at habang ito ay nahulog, ang laki nito ay lumiliit din sa bilis na nakikita ng mata. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bamuka ang bibig ni Wowlun ng sapat upang magkasya ang isang kamao sa loob. Iyon ay dahil ang fragment ng kontinente ay hindi pa ganap na natunaw. May natitira pang bahagi, at ang bahaging iyon ay parang isang lungsod. Hindi makapaniwala si Wowlun sa kanyang mga mata. Sa nakalipas na taon o higit pa, matagal na niyang nakasanayan ang eksenang nasa harapan niya. Maliban sa unang pagkakataon na siya ay nag-ani at nakapulot ng maraming magagandang bagay, karamihan sa iba pang mga pagkakataon ay nakita niya ang parehong bagay, ngunit ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang isang lungsod dito. Habang iniisip niya kung pinaglalaroan siya ng kanyang mga mata, may ilang maliliit na itim na tuldok ang biglang lumipad palabas mula sa lungsod. Itinoon ni Wowlun ang kanyang mga mata at nakita niya na ang mga itim na tuldok na ito ay mga miyembro talaga ng Demon Race. Ang mga miyembro ng Demon Race na ito ay malinaw na nakatira sa lungsod, at sa bigla ang pagbabago, lahat sila ay lumipad palabas ng lungsod upang imbestigahan ang sitwasyon. Sa unang tingin, lumulutang talaga sa ere ang lungsod na matagal na nilang tinitirhan at unti-unting nahuhulog, dahilan para mapasigaw sila at sumigaw. Dahil napakalayo nila, hindi marinig ni Wowlun ang kanilang sinasabi, ngunit kitang-kita niya ang gulat sa kanilang mga mukha at mga galaw ng kanilang mga kamay. Parami ng parami ang mga itim na tuldok na lumipad palabas mula sa lungsod, siksikan, na parang isang pulutong ng mga balang ay lumitaw sa kalangitan. Ngunit mas marami pang miyembro ng Demon Race na hindi sapat ang lakas para manatili sa lungsod, tumatakbo sa gulat na parabang dumating na ang katapusan ng mundo. Ano ang nangyayari? Namutla ang mukha ni Wowlun habang bumubulong sa sarili. Ang nasabing lungsod, kahit sa buong teritoryo ng Demon Race, ay hindi maliit, kaya bakit ito nilamon? At saan nagmula ang lungsod na ito? Nakatayo pa rin doon si Chang Tian, hindi gumagalaw ang kanyang katawan, ang kanyang ekspresyon ay kalmado gaya ng isang sinaunang balon, ngunit ang kanyang mga mata ay naguumapo sa pananabik. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumagsak ang lungsod sa lupa. Parang may dinakikitang kamay na humawak sa ilalim ng lungsod at marahang ibinababa. Bukod sa bahagyang yumanig ang lungsod at gumuho ang ilang bahay, hindi naman gaanong napinsala ang lungsod. Mula sa araw na ito, isang bagong lungsod ng Demon Clan ang itatayo sa kapatagan sa di kalayuan. Isa pang bitik ang lumitaw sa kalangitan, at isang fragment ng kontinente ang dahan-dahang lumabas mula rito. Ang isa pang bitik ay lumitaw. Wala pang isang oras, hindi mabilang na mga bitik ang lumitaw sa kalangitan. Ang mga fragment ng kontinente ay patuloy na nilalamon ng mga bitik na iyon, at paminsan-minsan, ang ilang malalaking figure ng mga lungsod ay babagsak. Ang mundo ay sumasailalim sa ilang tahimik na pagbabago. Sa labas ng Sealed World Bid, sa kawalan, si Baiya ay tumingin sa harap na may maputlang mukha,
ang lamig na kumakalat sa buong katawan niya. Hindi lahat ay nakasaksi sa unti-unting pagpasok ng isang buo na kontinente. Pagkatapos ng pagsalakay, ang espasyo ay magiging kawalan at babalik sa kaguluhan. Ang undercurrent ng void ay magpapagulong ng bagyo sa kawalan na iyon. Kahit na siya ay isang half-saint expert, ramdam pa rin niya ang panganib dito. Kung siya ay sipsipin dito, maaaring mawala siya at hindi na mahanap ang daan pabalik. Baliw, ang taong ito ay isang baliw lang. Iniangat ni Baiya ang kanyang ulo, ang mga sulok ng kanyang mga mata ay kumikibot habang nakatitig kay Yangkai. Paano niya naisip na magiging napakabaliw ng taong ito? Sa napakaikling panahon, ang isang perpektong kontinente ay ginawa niyang gulo. Nawasak ang Sky Marshall Continent. Kahit na huminto ang pag-ikot ngayon, ang kontinenteng ito ay hindi na babalik sa dati. Masasabi pa nga na dahil ang isang bahagi nito ay nilamon, ang lugar kung saan ito nilamon ay nabuo sa kawalan. Sa ilalim ng impluensya ng kawalang kabuluhan na ito, ang Sky Marshall Continent ay mawawasak sa madaling panahon. Patuloy niyang iniuulat ang sitwasyon dito kay Bailey Mo na nagmamadaling lumapit. Walang tugon mula sa Saint Master, ngunit ramdam pa rin ni Baiya ang galit ni Bailey Mo. Patay na ang lalaking ito. Ang lakas ng loob na makipagkulitin sa Saint Master. Tiyak na puputulan siya ng Saint Master ng walang anumang lugar para sa negosasyon. Sa pag-iisip nito, medyo naaawa si Baiya kay Yangkai, ngunit sa parehong oras, nakaramdam siya ng kaunting saya. Kung talagang gusto ng Saint Master na patayin si Yangkai sa sobrang galit, hindi ba mas mabuting gawin ko ito? Maaari kong samantalahin ang pagkakataong agawin ang pagkakataon ng mga Great Emperor mula sa kanya, at maging isang Demon Saint ay malapit na. Pagkaraan ng isang araw, halos ikalimang bahagi ng Sky Marshall Continent ay nilamon na. Ang kompletong kontinente ay parang pancake na kinagat ng isang malaking kagat. Sa oras na ito, nagkaroon ng pagbabago mula sa Realm Gate sa likod ni Yangkai at Baiya. Pagkatapos, biglang lumitaw si Bailey Mo sa hindi kalayuan. Siya ay nagmamadali sa lahat ng paraan at sa wakas ay dumating. Ang kanyang pares ng mga mata ng Phoenix ay lumipad at agad na nakita ang walang katapusang kawalan. Naramdaman ang kakaibang aura mula sa kawalan, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bailey Mo. Pagtingin sa malayo, mahina niyang nakita ang isang malaking bilog na bagay na gumugulong sa gilid ng Sky Marshall Continent. Saan man ito dumaan, ang Sky Marshall Continent ay patuloy na lumiliit. Maaaring isipin na hindi magtatagal bago kainin ng malaking bagay na ito ang buong Sky Marshall Continent. Sa oras na iyon, wala na lamang natitira. Yangkai, nililigawan mo si kamatayan. Kinagat ni Bailey Mo ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Yangkai. Ang kanyang pagpatay na layunin ay halos nasa salat. Ngumiti si Yangkai at sinabing, Saint Master, bakit galit na galit ka? Sa pagtingin sa kanyang walang pag-aalinlangan na ekspresyon, galit na galit si Bailey Mo kaya't hindi niya napigil ang tumawa. Itong marangal na ginang ay nagbigay sa iyo ng lahat ng hinihiling mo sa akin. Binigyan pa kita ng 500,000 Proud Snow Ice Guards at pinadala pa si Baiya para protektahan ka. Ganito mo ba ako gantihan? Habang nagsasalita siya, si Baiya ay palihim na na-activate ang kanyang mahiwagang enerhiya. Kapag nagbigay ng utos ang Saint Master, agad niyang sasalakayin si Yangkai. Dahil narito ang Saint Master, walang magagawa si Yangkai. Tila nakakita si Baiya nang gininto ang kontinente sa ilalim ng kanyang mga paa, at medyo nasa sabik siya. Ito ay tunay na isang kaso ng mga kasamaan ng langit na pinatawad, ngunit ang mga kasamaang dulot ng sarili ay ang pinakamahirap na tiisin. Tumango si Yangkai at sinabing, alam ko na naging mabuti sa akin ang Saint Master. Kaya gusto kong ipakita sa Saint Master ang daan palabas. Habang nagsasalita siya, lihim siyang nagpadala ng mensahe kay Bailey Mo. Huwag kang masyadong mag-abala. Huwag mo akong sisihin kung hindi ka makakahanap ng paraan. Huminto ang hininga ni Bailey Mo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Malamig siyang tumawa at sinabing, ang pagsira sa aking kontinente ay isang paraan. Di ba dapat magpasalamat ako sa'yo? Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Maghintay hanggang sa may makilala ka. Sumulyap si Yangkai sa kanya. Sino? Kumunat ang noo ni Bailey Mo. Huwag kang lumaban, sabi ni Yangkai at iniunat ang kanyang kamay. Saglit na nag-alinlangan si Bailey Mo. Talagang binitawan niya ang kanyang bantay. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpabaya sa kanyang pagbabantay. Nasa ilalim na siya ng kontrol ni Yangkai. Wala nang saysay ang mukha niya na lumaban sa harap ng Saint Master. Ang kanyang malaking kamay ay marahang tinapik ang balikat ni Bailey Mo at nawala siya sa isang iglap. Nagulat si Baiya at agad na sumigaw. Yangkai, anong ginawa mo sa Saint Master? Sa kanyang galit, tumigil pa siya sa pagtawag sa kanya na Kuya Yang at tinawag siya sa kanyang pangalan. Sinulyapan siya ni Yangkai at sinabing, Brother Baiya, huwag kang maiinip.
Kung ayaw ng Saint Master, ano sa tingin mo ang magagawa ko sa kanya gamit ang lakas ko? Nang marinig ito, nag-isip si Baiya saglit at naramdaman niyang may kabuluhan ito. Ngayon lang, halatang hindi talaga lumaban ang Saint Master, kaya malamang na nakipag-usap siya kay Yang Kai. Naguguluhan si Baiya. Nasa ganoong estado na ang Sky Martial Continent, kaya bakit sa halip ay hindi siya nagtiwala kay Yang Kai ngunit bakit si Saint Senior? Sa Baiya, na nanunood ng mga pagbabago sa mundo, ay biglang sumimangot at tumalikod. Nakita niya ang isang magandang figure na biglang sumulpot sa kanyang likuran. Bei Limo. Tumaas ang kilay ni Chang Tian. Chang Tian. Tumingin si Bei Limo at dumilim ang kanyang mukha. Sa oras na ito, alam niya kung sino ang gustong makilala ni Yang Kai. Matagal na niyang narinig na ang mabahong brat ay may magandang relasyon sa Hundred Spirit Continent. Ibinigay pa ni Chang Tian ang kanyang bundok noong nakaraan. Ngayon ay tila ito ay totoo. Bei. Bei. Napatulala si Ulun. Matagal siyang nanginig at hindi makapagsalita ng kumpletong pangungusap. Kung Bei Limo lang ang pangalan, hindi na sana masyadong nag-iisip si Wolun. Ang pangunahing punto ay ang babaeng kulay pilak na buhok sa harap niya ay kamukhang kamukha ng mga chismis. Lakas loob pa siyang tawagin ang pangalan ni Chang Tian sa harap ng Hundred Spirit Continents Master. Sa buong Demon Territory, mayroon lamang isang tao na may ganoong imahe. Isa sa 12 Saint Master, ang Snow Demon Master. Nahihilo lang si Wolun. Bihira lang makakita ng Demon King na katulad niya, kahit na half-saint, lalo pa ang Demon Saint. Gayunpaman, isang master ng Hundred Spirit Continent ang biglang lumitaw sa kanyang harapan ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, isa pang Snow Demon Master ang dumating. Ano ang lugar na ito? Bakit ito umakit ng napakaraming masters? Sa kanyang gulat, mabilis na iniyuko ni Wolun ang kanyang ulo at binati. Pagbati, Saint Master, sinulyapan lang siya ni Bei Limo. Nagulat siya nang makita ang isang mababang ranggo na Demon King sa tabi ni Chang Tian. Hindi niya ito pinansin at malamig na lamang na tinanong. Bakit ka nandito? Saan ang lugar na ito? Ngayon lang, hiniling ni Yang Kai sa kanya na ay relax ang kanyang pagtutol. Pagkatapos, lumabo siya sa kanyang harapan. Hindi niya inaasahan na lalabas sa kanyang harapan si Chang Tian. Ang relasyon sa pagitan ng Demon Saint at Chang Tian ay hindi masyadong maganda. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Bei Limo na maging mapagbantay. Iniisip niya kung gusto ng mabahong brat na gamitin si Chang Tian para saktan siya. Gayunpaman, dahil itinanim niya ang tatak ng soul sa kanyang isipan, hindi na niya kailangang gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan. Ako ay may parehong dahilan kung bakit ka nandito. Tumawa si Chang Tian. Sa katunayan, medyo nagulat din siya na lalabas dito si Bei Limo. Kung saan ang lugar na ito, hindi ba sinabi sa iyo ng Yang Brat na iyon? Malamig na sumagot si Bei Limo. Walang sinabi ang mabahong brat na iyon. Lumingon siya at wala na siyang nakitang iba, kaya nag-aalinlangan siyang nagtanong. Nasaan ang munting bastos na iyon? Hoy, ang pagsasalita ng masama tungkol sa iba sa likod nila ay hindi dapat gawin ng isang Saint Master. Ang boses ni Yang Kai ay biglang nagmula sa kanyang ulo. Anong magagawa mo sa kinikilos nitong Saint Master? Nagalit si Bei Limo. Inilabas niya ang kanyang divine sense ngunit wala pa rin siyang mahanap na bakas ni Yang Kai. She gritted her teeth and said, "Lumabas ka. Anong ginagawa mong palihim?" Martial Peak, Kabanata 3579. Mga pagbabago, kailan pa ako nagpapalusot? Medyo nalungkot si Yang Kai. Kung gayon bakit hindi ka magpakita sa iyong sarili? Ngumuso si Bei Limo. Dahil hindi nagpakita si Yang Kai sa kanyang sarili, naramdaman niyang may gagawin siya at kailangang mag-ingat. Hindi ito maginhawa, prank ka na sabi ni Yang Kai. Maaari niyang gamitin ang kanyang malapit na koneksyon sa Sealed World Bid para ipadala si Bei Limo, ngunit kung papasok siya, walang sino man sa labas na magbabantay sa kanya. Paano kung may nangyaring hindi inaasahan? Galit na galit si Bei Limo, ngunit wala siyang magagawa kay Yang Kai. Kasing lamig ng yelo ang mukha niya. Nang marinig ang pag-uusap ng dalawa, nagpakita ng interes si Chang Tian. Kung si Bei Limo ay papalitan ni Yuru Meng, maiintindihan niya. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat sa Demon Territory na si Yuru Meng ay may espesyal na impresyon kay Yang Kai. Ngunit ang pangunahing punto ay na ito ay Bei Limo. Napakasama ng ugali ni Yang Kai, ngunit nagawang tiisin ito ni Bei Limo. Higit pa rito, anong paraan ang ginamit ni Yang Kai para makuha si Bei Limo dito? Si Bei Limo ba ay hindi nag-iingat sa kanya? Ano ang naging relasyon nilang dalawa? Biglang naramdaman ni Chang Tian na hindi niya makita si Yang Kai. Noong una ay inakala niya na isa lang siyang high-ranked Demon King na may bloodline ng Dragon Race. Inaasahan niyang si Yang Kai ang magiging kahalili niya at protektahan ang Hundred Spirit Continent sa hinaharap.
Sino ang mag-aakala na si Yang Kai ay nababalot ng isang layer ng hamog? Habang nagmumuni-muni si Chang Tian, natuklasan din ni Bailey Mo na kakaiba ang lugar na ito. Mayroong malalaking spatial crack sa lahat ng dako, at mula sa mga bitik na ito, ang mga fragment ng kontinente ay patuloy na nilalamon, nawawala ng walang bakas. Paminsan-minsan, isa o dalawang lungsod ang lilipad pababa at matatag na umuugat sa lupa. Ang hindi mabilang na mga miyembro ng Demon Race ay lumilipad sa kalangitan, nagpapanik. Hindi na kailangang sabihin, alam ni Bailey Mo na ang Demon Race ay ang mga tao ng Sky Marshall Continent, at ang mga fragment na nilalamon ay ang mga fragment ng Sky Marshall Continent. Sa pag-iisip pabalik sa kanyang nakita, naging malamig ang ekspresyon ni Bailey Mo. Ano ang lugar na ito? Mula nang siya ay pumasok, mayroong isang layer ng invisible force na nakagapos sa kanya na parang tanikala, na nagpapahirap sa kanyang pakiramdam. Ang lugar na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ito ay ang Demon Territory, ngunit hindi ang Demon Territory. Ito ay isang malaking mundo. Ang boses ni Yang Kai ay nagmula sa langit. Agad na napangiti si Bailey Mo. Anong biro, anong uri ng malaking mundo ito? Ang Demon Territory ay isang mahusay na mundo, at gayon din ang Star Realm. Bagamat hindi pa siya nakapunta sa Star Realm, alam niya na dahil nakapagsilang ito ng isang tulad ng Great Emperor, ang mga batas ng langit at lupa sa Star Realm ay tiyak na hindi magiging mas mahina kaysa sa Demon Territory. Ang dalawang mundo ay nasa parehong antas. Sumimangot si Bailey Mo. Isang araw, huwag kang maihinip, maghintay at tingnan lang. Kahit anong sigaw ni Bailey Mo, walang tugon mula kay Yang Kai, dahilan para halos sumabog siya sa galit. Ang ekspresyon ni Chang Tian ay naging mas nakakapukaw ng pag-iisip. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na si Yang Kai ay maglalakas loob na tratuhin ang isang Demon Saint ng ganoon. Pagkaraang pagagalitin ang sarili ng ilang sandali, nang makitang hindi siya pinapansin ni Yang Kai, nagnangalit si Bailey Mo at tumingin kay Chang Tian, gustong makakuha ng ilang impormasyon mula sa kanya. Ngunit ang pinakakinasusuklaman na bagay ay ang talagang nakatalikod sa kanya si Chang Tian, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na parabang sumasakay siya sa hangin, na naging sanhi ng pagnangalit ni Bailey Mo ng kanyang ngipin ng husto na halos mabali ang mga ito. Sa likod nilang dalawa, si Wo Lun ay parang pubo sa taglamig, nanginginig. Unti-unting lumipas ang oras, at hindi tumigil ang kakaibang eksena sa kalangitan. Sa isang tiyak na sandali, si Chang Tian, na naging kalmado sa lahat ng oras na ito, ay biglang nagbago sa ekspresyon. Maging si Bailey Mo, na nagtatampo, ay nagulat. Lumingon si Chang Tian at tumingin sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata ay nakita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Hindi ngayon ang oras para magalit kay Chang Tian at Yang Kai, kaya humakbang si Bailey Mo at tumabi kay Chang Tian. Umihip ang simoy ng bundok, na naging dahilan upang lumipad sa hangin ang puting niyebe na buhok ni Bailey Mo. Nararamdaman mo naman diba? Tanong ni Chang Tian. Malumanay na tumanggaw si Bailey Mo. Mukhang hindi mali ang pakiramdam ko. Dahan-dahang umiling si Chang Tian sa hindi makapaniwala. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala na maaaring mangyari ang ganoong bagay sa mundong ito. Kung ganito ang kaso, maaaring gumana talaga ang plano ni Yang Boy. Anong plano niya? Bakit niya sinisira ang lupain ko nang walang dahilan? Sinundan ni Bailey Mo ang paksa. Sinabi ni Chang Tian, ito ba ay isang piraso ng lupa sa iyong teritoryo? Kinagat ni Bailey Mo ang kanyang mga ngipin. Siyempre, kung hindi, bakit sa tingin mo ay hahanapin siya ng senior na ito? Ang bastos na iyon ay talagang winasak ang aking kontinente nang walang sabi-sabi, maaga o huli ay pagbabayaran ko siya. Bahagyang ngumiti si Chang Tian at nag-isip sandali bago sinabing. Ang kanyang mga kilos ay hindi walang dahilan, tinitiyak lamang niya ang direksyon sa hinaharap. Tumingin si Bailey Mo sa kanya at hindi na nagtanong pa. Dahil nagsalita na si Chang Tian, halatang nasabi na niya ang isang bagay o dalawang bagay sa kanyang mundo. Si Yang Boy ay nagpaliwanag sa kanyang mundo sa loob, na kung saan ay ang space ikaw at ako ay kasalukuyang naroroon. Ang space na ito ay may kakayahang lunukan ang iba pang mga space at palakasin ang sarili nito. Ang nakikita mo sa harap mo ay ang mga sirang kontinente na matagal nang nawala sa Demon Territory. Ayon kay Yang Boy, ang mga sirang kontinente na ito ay matagal nang gumuho, ang kanilang world principles ay nalante, at ang lahat ng buhay ay namatay, ngunit ang mga sirang kontinente na ito ang nilamon ng bagay na iyon ang bumubuo sa embryonic na anyo ng mundong ito. Paano iyon posible? Bulalas ni Bailey Mo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang kinalauna ng mga naglahong kontinente, ang sinabi ni Chang Tian ay sadyang hindi kapanipaniwala. Noong una, akala ko rin medyo imposible. Dahan-dahang umiling si Chang Tian at tumawa.
Ngunit pagkatapos kong makita ang eksena sa harapan ko, wala akong ibang magagawa kundi paniwalaan ito. Natigilan si Bailey Mo, ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang bitik sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay bahagyang wala sa isip. Tulad ng sinabi ni Chang Tian noon, ang 1,000 salita ay hindi kasing ganda nang makita ito ng sariling mga mata. Bago siya pumunta dito, nakita niya sa sarili niyang mga mata na nilamon ng 1,000 malaking halimaw ang Sky Marshall Continent, at ang buong kontinente ay nilamon na nito. Matapos makapasok, nakita niya ang mga fragment ng kontinente na natutunaw sa mundong ito, at ang mga lungsod ay bumagsak sa maayos na paraan sa buong mundo, at ang demon race na ninirahan sa mga lungsod na iyon ay nilamon din. Kung iyon lang, ayos lang, ngunit ang susi ay habang patuloy na nilalamon ang mundong ito, may mga pagbabagong nangyayari. Ang mga pagbabagong ito ay napakabanayad, at ang mga ordinaryong tao ay hindi mahahalata ang mga ito, ngunit hindi nila maitago mula sa kanya at sa pangunawa ni Chang Tian. Dahil sa mga pagbabagong ito, nagkaroon ng pag-uusap sina Bailey Mo at Chang Tian sa simula. Ang world principles ng mundong ito ay medyo mas makapal, at ang world energy ay naging mas masigla rin. At sa paglipas ng panahon, ang mga pagbabagong ito ay naging mas at mas malinaw. Bakit niya ginagawa ito? Kumunot ang noo ni Bailey Mo at nagtanong. Sinabi niya na gusto niyang sugpuin ang apoy ng digmaan sa pagitan ng 2 kaharian, at humanap ng ibang lugar para sa demon race upang manirahan. Walang pakialam na sumagot si Chang Tian. Ngunit sa palagay ko, dapat niyang sinusubukang protektahan ang Star Realm. Miyembro na siya ng demon race. Lumubog ang mukha ni Bailey Mo. Kung sinabi na noong una niyang nakilala si Yang Kai ay tao pa rin, pagkatapos ay pagkatapos ng ganap na pagiging demon race, ang pagkakakilanlan ni Yang Kai ay tahimik na nagbago, at ang kanyang katawan ay napuno ng demonic chi, kung ito ay hindi isang demon race, ano kaya ito? Ngunit ang kanyang puso ay nasa Star Realm. Bahagyang ngumiti si Chang Tian. Emph, ngumisi si Bailey Mo. Paano madaling mapawi ang apoy ng digmaan sa pagitan ng 2 kaharian? Dahil nagsimula na ang digmaan, sino ang handang sumuko ng hindi lumaban hanggang kamatayan? Tama ka, ngunit kung mayroon siyang sapat na lakas upang mamajitin, hindi ito imposible. Itinuro ni Chang Tian gamit ang 1 daliri. At ang mundong ito ang kanyang kabisera. Ang mga naglalaro ng apoy ay susunugan ang kanilang sarili. Galit na sabi ni Bailey Mo. Malinaw, ang mga salitang ito ay sinadya para marinig ni Yang Kai dahil alam niya na kahit na hindi nagsasalita si Yang Kai, tiyak na binibigyang pansin niya ang panig na ito. Walang ibang sinabi si Chang Tian at tahimik na binigyang pansin ang mga pagbabago sa mundong ito. Dahil hindi siya nagsalita, naitago lamang ni Bailey Mo ang kanyang iniisip. 5 araw pagkatapos pumasok si Bailey Mo sa Sealed World Bid, nagsimulang magsara muli ang mga bitik sa kalangitan, at nang mawala ang huli, wala nang mga fragment ang nilamon. Sa oras na ito, maging si Bailey Mo o si Chang Tian, parehong malinaw na maiintindihan na ang mundong ito ay nagbago ng malaki kumpara sa dati. Bagamat mas mababa pa rin ito sa Demon Territory, mas malakas ito kaysa dati. Muling umalangaw-ngaw sa langit ang boses ni Yang Kai. Senior, ito ay resulta lamang ng paglunok ng 1 kontinente, ano sa palagay mo? Sa totoo lang, si Yang Kai mismo ay medyo nagulat. Ang small sealed world na nilalamon ang Heaven Marshall Continent ng Great Emperor ay nagdulot ng mas maraming benepisyo sa mundong ito kaysa sa inaakala niya. Kung ang small sealed world ay talagang inihambing sa tiyan ng 1 tao, kung gayon ang mga shattered continents na kinain nito noon ay parang mga gulay habang ang Heaven Marshall Continent ay isang mabangong plato ng kristal na balikat ng baboy. Ang mga benepisyong dulot nito sa small sealed world ay ibang-iba. Ang paglunok ng nag-iisang Heaven Marshall Continent ay higit pa sa paglunok ng 10 Shattered Continents. Ang dahilan nito ay ang world principles ng Shattered Continents ay nalanta habang ang world principles ng Heaven Marshall Continent ay medyo perpekto. Hindi inaasahan, ngunit malayo pa ang mararating. Mahinang sabi ni Chang Tian. Natawa si Yang Kai. Sa pinakakaunti, ito ay isang magandang simula. Naniniwala ako na hanggat sapat ang ating mga kontinente, ang lugar na ito ay magiging isang kompletong Great World balang araw. Sa oras na iyon, hindi ito magiging mas masahol pa kaysa sa Demon Territory. Nagulat si Bailey Mo. Bata, may ideya ka pa ba tungkol sa akin? Binabalaan kita, ang Heaven Marshall Continent ay isang bagay, ngunit kung maglakas loob ka. Sa puntong ito, si Bailey Mo ay biglang sumanggot, ang kanyang mukha ay bahagyang namutla, hindi makapagpatuloy sa pagsasalita, tanging galit ang natitira sa kanyang mukha. Si Chang Tian ay tumingin sa kanya nang may pagtataka, ang kanyang noo ay kumunot, na para bang may nakita siya sa pamamagitan ng isang bagay na tila gulat na sinabi ni Chang, pagkatapos ay sinabi ni Chang,
Universal na pagkondena, ang Demon Saint ay hindi lamang tatayo at manunood. Kung gagawin mo talaga ito, natatakot ako na tatayo ka sa tapat ng buong Demon Territory. Sa oras na iyon, sino ang nakakaalam kung gaano karaming Demon Saint ang gustong kitili ng iyong buhay, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Marshall Peak, Kabanata 3580. Mga kondisyon. Nanak na ang araw, kaya kailangan na itong iputok. Ang boses ni Yang Kai ay matatag at mapagpasyahan. Mula noong sinaunang panahon, ang mga walang tulong ay mas malamang na magtagumpay. Kaya, kailangan ko kayong dalawa na tumulong sa akin. Malamig na sinabi kaagad ni Bailey Mo. Hindi ako sang-ayon. Hindi sa'yo yan. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Kailangan pa niyang hikayatin si Chang Tian, ngunit napagpasyahan na niyang lumipat sa Bailey Mo. Ang Sky Marshall Continent ay simula pa lamang. Hindi man pumayag si Bailey Mo, wala itong silbi. Maari na lang niyang lumunin ng isa-isa ang lahat ng teritoryong nasa ilalim ng kontrol ni Bailey Mo. Kapag dumating ang oras na iyon, wala nang magagawa si Bailey Mo kundi ang sumama sa kanya. Sa bagay na ito, wala siyang pagpipilian. Nang makitang masyadong mapagmataas si Yang Kai, mas naging pangit ang ekspresyon ni Bailey Mo. Nakangiting tumingin sa kanya si Chang Tian at sinabing, "Bakit ka ba nagagalit? Tama ang sinabi ni Yang Kai. Hindi magtatagal ang Demon Territory. Kung mapapalitan natin ang sirang Demon Territory sa isang buo na Demon Territory, hindi ito masamang pakikitungo sa sinuman." Nilinggan siya ni Bailey Mo at Minishan. Hindi ka ba natatakot na masunog niya ang tulay pagkatapos tumawid sa ilog? Bahagyang ngumiti si Chang Tian. Wala na akong masyadong oras. Gusto ko lang humanap ng paraan para makalabas sa 100 Spirit Continent. Hindi ako humihingi ng sobra. Natigilan si Bailey Mo, ngunit agad siyang ngumiti muli. "Well, basta hayaan mo muna siyang lumunin ng 100 Spirit Continent mo, papayag ako." "Ano sa palagay mo? Hindi tulad ng ibang Demon Saint, bagamat si Chang Tian ay isa ring Demon Saint, nasa ilalim lamang niya ang 100 Spirit Continent. Hindi siya masasaktan na lumunin ang Sky Marshall Continent, ngunit kung ang 100 Spirit Continent ay nilamon, walang paraan si Chang Tian." Higit pa rito, sinabi na ni Yang Kai sa ganoong paraan, kaya hindi siya makatanggi. Ngunit kung maaari niyang kalagkarin si Chang Tian pababa kasama niya ng maaga, hindi na siya dapat mag-alala. Kung tutusin, hindi lang siya ang maghahirap. Mapait na ngumiti si Chang Tian at umiling. "Napakagandang plano, Madam." Malamig na ngumuso si Bailey Mo. "Huwag mong sabihin sa akin na wala kang ganitong kamalayan." Bahagyang tumango si Chang Tian at sinabing, "Tama si Madam. Magsimula tayo sa aking 100 Spirit Continent." Tuwang-tuwa si Yang Kai. "Senior, pumayag ka ba? Kung maaari kang sumang-ayon sa ilan sa aking mga kondisyon." "Senior, mangyaring magpatuloy." Seryosong sabi ni Yang Kai. "Purihin ng mabuti ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa 100 Spirit Continent. Huwag silang ipadala sa kanilang kamatayan ng walang dahilan." Natawa si Yang Kai. "Hindi iyon problema. Kahit na hindi sabihin ni Senior, hindi ko gagawin iyon. Pangalawa, gusto ko ng teritoryo na 10 beses ang laki ng 100 Spirit Continent." Nagpatuloy si Chang Tian. "Hindi problema yan." Sumang-ayon si Yang Kai nang walang pag-aalinlangan. "Ang 100 Spirit Continent ay iisang kontinente lamang, at 10 beses ang teritoryo ay katumbas ng 10 kontinente. Na-control na ni Bailey Mo ang ilang dosenang kontinente, kaya pagdating ng panahon, ang kailangan lang niyang gawin ay ibahagi ang ilan sa mga kita sa kanya upang matugunan ang kondisyong ito. Higit pa rito, ang bagong pinalawak na teritoryo sa Small Sealed World ay isang kombinasyon ng 12-12 ng mga kontinente. Ito ay maraming beses na mas malaki kaysa sa 100 Spirit Continent. Ang kondisyong ito ay hindi isang problema para kay Yang Kai. Madali niya itong matutupad. Ang pangatlong kondisyon. Huminto sandali si Chang Tian at ngumiti. Ang ikatlong kondisyon ay hindi isang kondisyon. Kaya lang, napakalaki ng plano mo. Kung aasa ka lang sa Senior at Madam Bay na ito, natatakot akong hindi ito sapat. Kakailanganin mo ng ibang tulong para magtagumpay. Sinabi ni Yang Kai, dapat ay maayos si Rumeng. Halatang naisip din ito ni Chang Tian. Bahagyang tumango siya at sinabing, kung kasama rin si Yu Rumeng. Well, pumayag ang haring ito. Salamat, Senior. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Sa wakas ay naiangat na ang bato sa kanyang puso. Lihim niyang binalak na pumunta sa 100 Spirit Continent at lumunin ito. Pagdating ng panahon, wala nang babalikan. Imposibleng babalikan ni Chang Tian ang kanyang salita. May kondisyon din ako, sigaw ni Bailey Mo. Si Yang Kai ay nasa mabuting kalagayan at masyadong tamad na makipagtalo sa kanya. Sabi niya, ano ang mga kondisyon mo? Pakinggan natin sila. Tinagat ni Bailey Mo ang kanyang mga ngipin at sinabing, dapat mong malaman kung ano ang aking kalagayan.
Natahimik sandali si Yang Kai bago siya sumagot. Mabuti, tutuparin ko ang iyong hiling pagkatapos maayos ang usapin. Bagamat hindi ito tahasang sinabi ni Bailey Mo, para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mabawi ang kanyang kalayaan at alisin ang tatak ng soul na itinanim ni Yang Kai sa kanyang knowledge sea. Nanginginig ang mga pilikmata ni Bailey Mo, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Matapos magkasundo ang lahat ay biglang bumungad sa harapan ng dalawa. Dumating ang boses ni Yang Kai. Pakilipat, nagkatinginan sina Chang Tian at Bailey Mo at sumugod sa lamat. Nawala sila sa isang kisap mata, naiwan si Wolun na nakatayong mag-isa sa tuktok ng bundok. Umihip ang hangin, nanlamig ang buong katawan niya. Matapos mawala ang bitik sa kanyang harapan, bumagsak si Wolun sa lupa at hingal na hingal. Ang dahilan kung bakit siya natakot ay hindi dahil sa nakita niya ang dalawang Great Demon Saint, kundi dahil may pinag-uusapan ang dalawang Great Demon Saint sa boses na nagmumula sa langit. Matapos marinig ang isang bagay na hindi niya dapat narinig, ang tanging resulta ay ang patahimikin. Sa maikling panahon na iyon, pakiramdam niya ay nasa bingit siya ng kamatayan ng hindi mabilang na beses. Sa kabutihang palad, ang resulta ay hindi masama. Ang mga Realm Masters na iyon ay tila hindi interesado sa kanya, kaya iniligtas niya ang kanyang buhay. Sa labas ng Sealed World Bid, magkasamang lumitaw sina Chang Tian at Bailey Mo at itinoon ang kanilang mga tingin sa butil na nasa kamay ni Yang Kai. Alam nilang dalawa na ito dapat ang Sealed World Bid na may sariling independenteng mundo sa loob. Naikuyom ni Baiya ang kanyang mga kamao. Pagbati Saint Master, pagbati Master Chang Tian. Bahagyang tumango si Bailey Mo habang nakangiti si Chang Tian kay Yang Kai. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Hihintayin kita at ang Holy Senior Dream sa 100 Spirit Continent. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabing, Saint Master, mangyaring mag-ingat. Tumango si Chang Tian. Sa isang kislap ng kanyang katawan, nawala siya sa lugar. Pagkaalis niya, tumingin si Bailey Mo kay Yang Kai na may mga ngiting nagnangalit at ngumisi. Kontento ka na ba? Natawa si Yang Kai at sinabing, Saint Master, hindi mo kailangang maging masyadong maasim. Kung magtagumpay ang bagay na ito, makakabuti ito para sa ating dalawa. May gustong sabihin si Bailey Mo, ngunit hindi siya binigyan ni Yang Kai ng pagkakataon. Pagkatapos niyang magpaalam ay umalis na rin siya sa pamamagitan ng Realm Gate. Tumingin si Baiya sa direksyon na iniwan ni Yang Kai at bamulong. Saint Master, ang Sky Marshall Continent ay nawasak. Hahayaan na lang ba natin ang bagay na ito? Ano pang gusto mo? Tumingin si Bailey Mo sa kanya sa gilid. Sinabi ni Baiya, gusto mo bang magtipon ako ng ilang mga tao? Habang nagsasalita siya, gumawa siya ng isang kilos na nanunuot sa lalamunan gamit ang kanyang kamay. Pumunta saan? Galit na galit si Bailey Mo. Hindi niya mailabas ang kanyang galit sa harap ni Yang Kai, kaya inilabas niya ang lahat ng galit niya kay Baiya. Kaya mo ba siyang talunin? Huwag mo akong ipahiya. Ipaalam sa lahat ng mga half-saint na nasa teritoryo ko pa rin na pumunta sa Proud Snow Ice Palace. May sasabihin ako sa kanila. Pagkatapos niyang magsalita ay hindi na niya pinansin si Baiya. Tumalikod siya at naglakad patungo sa Realm Gate, na iwan itong nakatalikod sa kanya. Nahiya si Baiya at walang magawang hinawakan ang ilong nito. Hindi siya naglakas loob na manatili doon ng matagal at nagmamadaling umalis. Nilamon ang Sky Marshall Continent, at ang espasyo kung saan orihinal na kinalalagyan ng kontinente ay wala ng laman. Sa ilalim ng kaguluhan ng kawalan, maging ang Realm Gate ay naging hindi matatag. Hindi magtatagal bago nawala ang Realm Gate. Kung maghihintay siya hanggang sa gumuho ang Realm Gate, hindi siya makakaalis. Phantom Continent, Holy City. Bilang sentro ng teritoryo ni Yurumeng, ang Holy City ay tila hindi naapektuhan ng digmaan sa pagitan ng dalawang mundo. Naging abala pa rin sa mga taong paparating at paalis na parang tubig. Ang mga Demon Commander at Demon Kings ay matatagpuan sa lahat ng dako sa Holy City. 200 milya sa labas ng Holy City ang palasyo ni Yurumeng. Sa sandaling ito, sa isang lihim na silid sa ilalim ng palasyo, nakaupo si Yurumeng na naka-crossleg. Gumagawa siya ng mga hand seal gamit ang isang kamay at may hawak na purple na prutas sa ilalim ng kanyang ilong gamit ang isa. Habang siya ay humihinga sa loob at labas, ang mga tipak ng purple na aura ay lumutang mula sa lilang prutas at nasisipsip sa kanyang katawan. Sa Battle of Eternal Heaven, halos lahat ng Demon Saint ay nasugatan, at si Yurumeng ay walang pagbubukod. Ang isa sa kanyang soul fragment ay naputol, at ang kanyang soul consciousness ay nasira. Ang ganitong uri ng pinsala ay hindi maaaring gumaling sa isang araw o dalawa. Sa nakalipas na taon o higit pa, pinapagaling niya ang kanyang mga sugat. Malamang, ang ibang Demon Saint na ang soul fragment ay pinutol ay pareho. Ngayon, malapit nang gumaling ang pinsala sa kanyang soul consciousness.
Biglang parang may naramdaman si Yuruming at binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang magagandang mata ay kasing liwanag ng mga bituin, at tila may mga bituin na umaagos sa loob nito. Sila ay nakasisilaw bilang isang starfield. Dahan-dahang kinagat ang kanyang mapupulang labi, si Yuruming ay sumanggot ng malamig at patuloy na hinihigop ang aura mula sa lilang prutas habang nakapikit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mapakali kahit anong mangyari. Ang purple aura na lumutang sa ilalim ng kanyang ilong ay parang nawawalang tupa. Hindi na ito dumaloy sa kanyang katawan, bagkus ay pumulupot sa kanya saglit bago naglaho. Sa loob ng palasyo, si Yang Kai ay lumakad na parang dragon sa lupa at isang tigre sa lupa, rumarampas sa lahat ng paraan. Panay ang sigaw niya na parang nasa panaginip. Isang grupo ng mga gwardiya na nagtangkang pigilan siya sa buong lugar. Isang kaakit-akit na dalaga ang sumunod sa kanya at hamarang sa kanyang daraanan. Nag-aalalang sabi niya, "Prinsipe, ito ang palasyo ng Saint Master. Huwag kang maingay." Kapag nalaman ito ng Saint Master, magagalit siya. Lumakad pa arap si Yang Kai at tinitigan siya. "Umalis ka sa daraanan ko. Huwag kang hamarang sa daan." Habang nagsasalita ay inabot niya at itinulak ang dalaga sa isang tabi na muntik na itong matambos sa lupa. Pagkatapos maglakad-lakad sa isang malaking bilog, wala siyang nakitang bakas ni Yuruming. Gayunpaman, ang kaguluhang ito ay ikinaalarma ng marami sa mga bantay ng palasyo. Pinalibutan siya ng mga ito at tinitigan siya ng may pag-iimbot. Tumayo si Yang Kai sa parehong lugar at napakamot ng ulo. Nilinggan niya ang kasambahay na nagsalita ngayon at nagtanong. "Nasaan ang Saint Master? Bakit walang bakas sa kanya?" Umiling ang kasambahay. "Hindi ko alam." Muling tinanong ni Yang Kai ang mga gwardiya. "Alam ba ninyo kung nasaan ngayon ang Saint Master?" Hindi lamang siya pinansin ng mga gwardiya, ngunit tumingin din sila sa kanya ng may marangal na mukha, na parabang may kaharap silang malaking kalaban. Ngumiti si Yang Kai ng makahulugan at pumikit na lang, kahit natahimik na napagtanto na ang Secret Heart Seal na ito ay naililipat ng sekreto sa Soul Warming Lotus sa kanyang paligid. Hindi nawala ang epekto ng Secret Technique. Kung gagamitin niya ang Secret Technique na ito para makadama ng puso, matutukoy niya ang posisyon ni Yuruming. Siyempre, ang premise ay hindi sila masyadong malayo, kung hindi, wala itong silbi. Maya-maya, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Lumingon siya at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Humalaklak, nag-iba-iba ang space principles at nawala siya.